What's up mga miyoso and welcome back to our channel. Andito ako ngayon upang magbigay kaalaman ukol sa sarcoptic mange o kung tawagin natin ay galis aso. Pero bagong lahat, if you're new to our channel, don't forget to click on the subscribe and notification bell para lagi kayong updated sa aming upcoming videos. Disclaimer lang guys, ang lahat ng aking mga sasabihin ay based on our own experience as fur parents at syempre, we also did our own research. Ano nga ba ang sarcoptic mange o kung tawagin natin ay galis aso? Sarcoptic mange is a highly contagious skin parasite. Opo, tama po kayo ng pagkakarinig, isa siyang parasite. Parasite na kung tawagin ay scabby mite. Itong mga parasite na ito ay dumadapo at naninirahan sa balat ng ating mga alaga. Sa mga nagtatanong kung nakakahawa ba ito? Opo, nakakahawa ito, both sa tao at aso. Ang kinaibahan nga lang, hindi ito nagtatagal sa balat ng tao, namamatay sila after few days. Pero makakaramdam pa rin tayo ng pangangati. Una sa ating listahan ang matinding pagkakamot. So mapapansin nyo sa inyong mga alagang aso na wala silang tigil sa pagkakamot ng kanilang balat, which will lead sa ating pangalawang sintomas na pamumula ng balat o pagkakaroon ng skin rashes. Madalas makikita natin ang mga rashes na ito sa abdomen, legs, ears, chest, and elbow. After ng skin rashes, mapapansin nyo rin na namamaga at nagsusugat ang balat ng ating mga alaga na nagkakos para maglabas ng mabaho o malansang amoy. Una sa ating listahan ay ang pagkain ng ating mga alaga. Dahil minsan may nakakain silang nutrients na hindi akma sa kanilang katawan tulad ng sobrang wheat at sobrang corn. Pangalawa naman natin ay immunosuppression o ang pagbagsak ng immune system ng ating mga alaga. Dahil naman ito sa bad nutrients na kanilang nakakain. Pangatlo naman natin ay ang maruming kapaligiran. Sample na dito, yung mga nakakalat na basura o madumi at malikabok na lugar na maaaring pagmulan ng mga parasite. At syempre, ang huli sa ating listahan ay ang pagkahawa ng ating mga alaga sa isang aso na affected ng sakit na ito. So mga miyoso, paano ba natin maiwasan ito? Simple lang naman, proper diet, clean environment, proper hygiene. Hindi ko na-explain itong mga to since self-explanatory naman sila. So ito na mga miyoso, paano ba namin nasolusyonan ang sakit na ito? Unahin na natin ang olive oil na maaaring pumatay sa mga mites at mag-moisturize sa balat ng ating mga alaga. Pangalawa naman ay ang aloe vera na maaaring mag-soothe sa skin ng affected na balat. Ito naman yung madalas naming gamitin. Ito yung honey. Since meron silang antibacterial properties, pwede siyang ipahid o ipainom sa affected na aso. At ang panghuli naman natin ay ang apple cider na kung tawagin ay miracle cure since I believe meron din itong antibacterial properties. Kaya pwede rin itong ipahid sa affected na alaga. Pagdating naman sa shampoo and soap, pwede nyo ipagamit sa kanila itong mga sumusunod. Pwede nyo ipagamit yung Vetnoderm, Madre de Cacao, Fur Magic at Lori Soap. So far, ito yung mga brands na nagamit na namin sa aming mga dogs. At syempre mga miyoso, yung mga sinabi ko kanina ay based on our own experience as fur parents, maaaring gumana o hindi ito sa ating mga alaga, kaya mas maigi pa rin kumonsulta tayo sa ating mga eksperto kapag tayo merong mga katanungan. And that's the end of our discussion about sarcoptic mange or galis aso. Hope you like this video and if may gusto pa kayong ipagawa or i-discuss namin in the future, just leave a comment below. And if you like this video, don't forget to click on the subscribe and notification button para lagi kayong updated sa aming upcoming videos. Bye mga miyoso!